May kinakatakot nga itong si Coach Tyronn Lue, mga idol, about dito sa Lakers team na ito sa kanilang pag-aarap bukas. Pero bago natin pag-usapan ang mga nasabi ni Coach Tyronn Lue, ay ito muna ang mga nasabi ng Clippers player about sa kanilang matchup against sa Lakers. Unahin na natin itong si Norman Powell na patungkol nga kay Westbrook at sa kanyang pakikipag-arap sa kanyang former team. Alam nga daw nila ang importansya na itong laban nilang ito. At alam nga rin daw nila ang mga nasabi ng NBA media patungkol nga sa time ni Russell Westbrook bilang isang Lakers player. Sinabi naman nito ni Ivica Zubac, mga idol, ito nga daw ang biggest Clippers and Lakers game ever. Hindi nga daw pa sila nagkakaroon ng playoff series, pero sa tingin niya nga daw ito ay close sa pagiging playoff series itong kanilang matchup bukas. It's gonna be the biggest game of the season for both teams. You can feel it, at hindi na nga daw siya makapaghintay. At mga idol, ang plano nga daw netong Los Angeles Clippers ay hindi na i-double team. Ito nga si Anthony Davis sa kanilang matchup ayon sa isang Clippers reporter. At hayaan nga lang daw na bantayan one-on-one ni Zubac. Ito nga si AD. At mga idol, ito na nga ang mga nasabi ni Coach Tyronn Lue patungkol nga sa kanilang matchup against the Lakers. Sabi niya, this might be the first time na magkakaroon sila ng meaningful game against the Lakers sa regular season. Dahil this past few years nga, mga idol, ay walang bigat ang kanilang matchup. Kumbaga talagang regular season game lang. Eh kasi ngayon, mga idol, ay kung sino ang manalo this game ay mananatili nga sa playoff race. At kung sino man ang matalo sa laban nila bukas ay babagsak sa 7th seed at mapapasama sa play-in race. Kung manalo nga ang Lakers ay sila ay aangat na sa 5th seed. At kung Clippers naman ang manalo bukas ay silang team naman ang aangat sa 5th seed. So tama nga ang sinabi ni Coach Tyronn Lue na for the first time, very meaningful game ang kanilang lalaroin against nga sa Lakers team. Nagdag niya pa na gusto niya nga rin daw na mangyari na gawin ng Clippers na magkaroon nga daw sila ng konkretong plano sa both ends ng court. At kailangan nga daw nila talagang alagaan ang bola at wag na wag nga daw mag-turnover. Dahil kapag nga daw nag-turnover ka dito against sa Lakers team ay patay ka nga daw sigurado. Yan mga idol ang kinakatakot ni Coach Tyronn Lue. Sabi niya, if we turn the ball over, we're dead. Yan ang sinabi mga idol ni Coach Lue, inamin niya dito sa kanyang interview. At ang tinanong nga siya about sa matchup ni Russ against sa kanyang former team ay ito nga daw si Westbrook ay naglalaro every game with the same energy and intensity kahit sino pa nga daw ang kanyang karap sa court. Kahit nga daw kumaharap sila ng high school team ay siguradong parehas na energy and effort ang gagawin nito nila sa kanilang ball game. At sa panguli nga ay sinabi ni Coach Ty Lue at inamin niya nang matanong siya ng reporter about dito sa new look Lakers na talaga namang rolling this past few weeks, ay sinabi niya they are a better team nga daw kumpara dito sa LA Clippers. At itong si Coach Darvin Ham nga daw ang dahilan. He did a great job nga daw, banggit natin ni Coach Lue. At inulit pa nga ni Coach Ty, mga idol, ang dapat na iwasan ng Clippers laban dito sa Lakers na talaga naman daw papatay sa kanila sa laban nila. Sabi niya, they have to take care of the ball at umiwas nga daw sa turnovers at huwag hayaan ng Lakers team na ito na tumakbo sa fast break at kumuha ng easy points. Nas nadagdagan pa nga daw, mga idol, ang kanilang shooting sa team sa ginawa nilang trade. Kaya't mahihirapan na nga daw silang i-double team itong si Anthony Davis, hindi nga daw kagaya ng kanilang mga last match-ups. At sa panghuli nga yung sinabi ni Coach Lue na hindi niya nga daw alam bakit ang galing netong Lakers this past few games nila. Kaya naman daw it's going to be a different matchup nga daw, hindi na katulad ng laban ng Clippers at Lakers dati. So yan nga mga idol ang pagbibigay respeto ni Coach Tyronn Lue dito sa talaga namang malakas na Lakers team. At alam nyo ba mga idol, they have won 7 out of their last 8 games at meron silang 4 game winning streak at ang lahat ng yan mga idol ay road games. So talaga namang perfect timing itong magandang paglalaro ng Lakers, nagbabadya na ang playoffs at maganda na rin ang kanilang paglalaro.